Blessed day, brethren. This is your pastor and preacher once again na nag-iimbita po sa inyo na samahan po ako sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Let us open our Bible in the book of Titus in chapter 3 in verse number 3. Ganito po ang sabi sa atin ng salita po ng Panginoon. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. Napakaraming pagkakataon po sa ating buhay na nakaka-encounter po tayo ng mga tao na nakakapagpainit po ng ating ulo, mga tao na unruly, mga matigas ang ulo, mahirap kausap ng mga kapatid. Kanina lamang po, nung nagbayad po ako ng bill po ng amin pong electricity, no? May nakasabay po ako na isang ali na huli siyang dumating sa pila at pagdating na pagdating niya, nakita niya haba ng pila at tumagal siguro siya doon ng mga isa, dalawang minuto, ay nagre-reklamo na ang haba daw, ang tagal. No, ang tagal, ang haba. It so happened na holiday po ngayon, tapos ay due date pa ng bayaran, at ganun din po ay yung pong buka, yung ilang pong mga establishment kung saan pwede ka magbayad ng electricity bill ay sarado po. At talagang naipon po doon sa establishment po na ito na kung saan po kami nagbabayad o magbabayad po ng kuryente. At reklamo siya ng reklamo. No, ang dami niyang sinasabi. At dahil sa pagre-reklamo niya, no, marami ring naiinis. No, ako personally ay naiinis din po ako sa kanya. Sa biyaya po ng Panginoon ay na-hold ko yung akin pong peace. No, hindi ko po nakapagsalita ng anuman na mali po o masama po sa kanila. I just prayed para po dun sa tao po na ito. No, marami po mga tao po na ganyan na nai-encounter po natin. Ako rin po ay makakapagpatunay po sa inyo nung nangyari pong aksidente sa akin na mayroon pong isang tao na talaga pong masama ang kanya pong ugali, mga kapatid. No, na talaga pong sinadya na ako po ay saktan. No, pero napakalaki po ng biyaya po ng Panginoon na hindi po tayo ganun. No, dati ganun po kung tayo po ay mayroon pong di namang hindi rin po magandang pasimula. Pero sa biyaya po ng Panginoon ay napagtatagumpayan po natin yung mga bagay po na yan. At ito pong binasa po nating talata ay isang napakagandang paalaala. Ang sabi po sa atin dito, for we ourselves also were sometimes foolish. Bago tayo natuto at anuman yung ating pong alam at kalagayan po ngayon, no, ay biyaya lamang po ng Panginoon sapagkat dati hindi po natin yan alam. Dati masuwayin din po tayo, dati po ay nadadaya rin po tayo ng kaaway, no, nahuhulog po sa sari-saring mga lusts o tukso. No? May malisyoso, mainggitin, magagalitin, no? At namumuhi sa atin pong kapwa, no? Kaya po ang atin pong pag-aralan ngayong araw po na ito, let us be reminded that we are just sinners who receive grace. We are just sinners who receive grace. We are foolish, sabi ng Bible, deceived, no, disobedient, no? Dati po ganyan ang ating kalagayan, natatangay ng last, ang kung ano-ano pong mga mahahalay na kaisipan, mga masasama po na mga pagkilos. Meron po akong mga kilala na mga anak pa ng pastor, no? Sila yung mga dating pasaway. Meron akong kilala na pastor na rin po ngayon, anak po siya ng pastor, no? Pero noon hindi pa pastor yung tatay niya, parang deacon pa lang yata sa church, no? Ay meron siyang sinakal doon sa kanila pong subdivision, hindi makapaniwala yung tatay niya na gagawin niyo kasi napakatahimik niyang tao, pagdadating sa bahay, magkukulong lang sa kwarto, hindi naman siya palabarkada, tapos sasabihin,
Ganun daw yung kanyang ugali, masama yung kanyang ugali, no? Totoo po mga kapatid, nung tayo po'y wala pa sa Panginoon, ganun talaga po ang ating pong kalagayan, no? At kung hindi po sa biyaya ng Panginoon, ay hindi po natin malalaman yung maling gawi, maling asal, at maling mga gawain na atin pong ginagawa. Kung kaya nga po, ang sabi po sa atin po ng Biblia, no? Dahil tayo'y mga makasalanan na tumanggap ng biyaya, no, nandun po tayo sa Titus chapter number 3, binasa natin yung verse number 3, tingnan po natin, angat po tayo sa verse number 2. Ano yung dapat po nating maging ugali? Ano po yung dapat na maging hobby o habit po natin bilang mga tumanggap ng biyaya, mga makasalanan tumanggap ng biyaya? Ang una po, mga kapatid, we must be tactful to others. Ang sabi po sa atin po ng salita po ng Panginoon in Titus chapter number 3 verse number 2 that we are to speak evil of no man. To speak evil of no man. Huwag po tayong maging mabilis sa paghusga ng atin pong kapwa. Huwag po tayong maging mabilis sa pagpunan ng kanila pong pagkakamali o pagsasabi po mga kapatid ng kanila pong nagagawang pagkakamali. Tandaan natin na tayo po ay makasalanan din. Tandaan po natin, huwag po tayong maging judgmental po sa kanila, no? Na sa kanila pong kalagayan, lalo kapag nakakakita tayo ng mali, no? Marami ako po, kung kayo katulad ko, ako po ay na ganyan po, kapag nakakita po ako ng pagkakamali, ay mabilis po yung impulse sa akin na magsabi, no? Sabihin ko ano yung mga mali. Minsan, kapag mali sa salita, no? Mali yung grammar, no, ay naglian ako, kinokorek ko po 'yan nung mas bata pa po ako sa pananampalataya. Sabi nga nung isa sa mga kaibigan ko, grabe naman daw ako eh. Hindi ko nalang palagpasin, no, kaya nung hindi pa po tayo lumalago sa pananampalataya ay madali po tayong madala ng atin pong impulse, no? Sa biyaya po ng Panginoon, ayan, napagtatagumpayan lamang po natin yan at natututunan po natin yung atin pong mga pagkakamali. So, mga kapatid, speak evil of no man. Hindi naman po ibig sabihin ito that we would applaud o atin pong i-acknowledge yung kahit po sila gumagawa na ng masama. Hindi naman po yun ang ibig po sabihin ito. Kung hindi po ibig sabihin, huwag po nating siraan yung atin pong kapwa. Huwag po nating isipin o magsalita na nga makasasakit po sa kanila o makakasira po ng kanila pong pagkatao, mga kapatid. Bagamat tayo bilang mga mananampalataya ay nandun po tayo, pwedeng biktima tayo nang tayo ay chinichismis, pinagsasabihan ng hindi maganda, hindi po maayos, no? May kilala po akong church na sila po ay isinumbong ng kanila pong kapitbahay kasi may dumalo po sa kanila pong pananambahan. Ito pong panahon ng pandemya na minor de edad, no? At isinumbong po. Sila po ay sinabihan ng barangay bagamat naman po, no? Yung bang respectful naman po at nakikiusap naman po yung barangay. Pero isang bagay po, nung minsan dumalo po ako sa lugar po nila, napadaan po ako sa area po nila, nakita ko po ang dami pong mga bata, mga kabataan po at mga bata na nasa labas na wala namang mga mask, wala mga protective na gamit. Pero pagdating doon sa church, no, ay grabe yung kanila pong paninita. No, we are to be tactful, no, to others, mga kapatid, and not to speak evil about them. No, pwede po natin silang sawayin sa kanila pong maling ginagawa, pero hindi po natin sila na dapat i-chismis, hindi na po natin sila dapat po na sabihin pa kung ano po yung mga ginagawa po nilang mga kalokohan o kasamaan, mga kapatid. We are to speak evil of no man. Bakit po? Kasi po tayo rin naman dati, ganyan po ang atin pong kalagayan. Don't think na sila lang po yun. Tayo din naman po. Ganyan din po dati yung kalagayan natin. No? Pangalawa po, mga kapatid, we are to be tender unto others. Sabi po sa atin ng Biblia in Titus 3:2, once again, to be no brawlers but gentle. The word gentle means to be tender. We are to be tender before men. Ibig sabihin po nun, huwag po tayong palaaway po sa kanila, no? Maging mabuti po tayo sa kanila.
No, maging maayos po ang atin pong pakitungo po sa kanila. Kung sila po ay mayroong pong pangangailangan, bagat mat gumagawa po sila ng mali po sa atin, kung sila po ay mangangailangan ng tulong, we must be there to help them. Bakit po? Tandaan natin, tayo'y makasalanan lang na tumanggap ng biyaya ng Panginoon na dati rin po tayong kamuhi-muhi sa harapan ng Diyos at hindi po katanggap-tanggap. At biyaya lamang po ng Panginoon na tayo po ay Kanya pong tinanggap. No, kaya po, mga kapatid, let us be tender toward others. And we must be tranquil before others. Sabi po sa atin ng Biblia, showing all meekness unto all men. Sa Tagalog po yan ay magpakahinahon. No? Tayo magpakita ng pagiging mahinahon. Nawa, hindi po ang mananampalataya yung una pong magpapanik. Nawa, hindi po yung mananampalataya yung una pong magre-react o magre-response ng negatibo sa mga nangyayari sa ating pong paligid at sa ginagawa po ng ating pong mga kapwa po sa atin kahit hindi po mabuti. Magpakita po tayo, mga kapatid, ng pagiging mahinahon, kalmado. No? Tandaan natin, ang Diyos po natin ay mabiyaya at ang Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat. Even the Lord Jesus Christ Himself, no, ay nagpakita po ng napakagandang ehemplo po sa atin. Ang sabi po sa atin, kahit na po siya ay, kahit po may mga tao po na nag-false witness against Him, hindi po siya nagsalita, no? Siya po ay nanahimik lamang. Sabi po sa atin ay Isaiah 53, siya po ay gaya ng isang tupa, no, na dadalhin sa katayan na hindi po man lang nagbuka ng kanya pong bibig. Let us be tranquil before others, mga kapatid. At dahil alam natin na we know better. Nakatanggap lang naman tayo ng biyaya eh. So then, don't be reactive masyado. Huwag ka masyadong nagre-react sa kapitbahay mo. Huwag ka masyadong nagre-react sa mga nangyayari sa ating pong paligid. Ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Tumanggap lamang po tayo ng biyaya. So huwag po tayong masyado pong maging mapag-yabang po, mga kapatid, na masyado po tayong maging mapuna sa ating pong kapwa, na tayo po, mga kapatid, ay maging makapagsalita ng hindi tama, no? At maging mapagbantay po sa mga mali po nilang ginagawa. Totoo po, may mga pagkakamali po silang nagagawa. Tayo din naman po. No? Tayo rin naman po ay tumanggap lamang ng biyaya ng Panginoon at sa biyaya po na yan, mga kapatid, ay nawala sa atin o nabawasan yung pagiging disobedient natin, nabawasan yung ating pong mga mali pong mga ginagawa, mga mali pong mga habit, no? Nawala po sa atin yung nabawasan po yung pong mga lusts na sa atin po ay humihila. Tanda natin, tayo ay mga makasalanan, we are just sinners na tumanggap ng biyaya. Kung kaya nga po, dapat maging mabiyaya din po tayo sa ibang tao. God bless you all, brethren. Sa Panginoon po ang lahat ng kapurihan at pag-ingatan po tayong palagi ng ating pong Diyos.